Ayan po guys, ngayong araw po nga ito ay pupunta po kami ng Villa Aurora para iabot po ang tulong na para kay Saira. Sila Saira po ay wala pong ibang hinihiling kung hindi ang pag-aaral niya, ang pang-tuition, kasi sa hirap po ng buhay, hindi po matustusan ang pang-tuition ng kanyang magulang. Wala po silang ibang hiling, hindi po sila humihingi ng kanilang bahay kasi maayos naman po yung kanilang bahay. At dahil nga po dun sa kahilingan ni Saira na pang-tuition ng kanyang pag-aaral, ay meron pong mabait na sponsor na nagpaabot po ng tulong para sa kanya. Ayan guys, magandang araw po sa inyong lahat na mga taga-subaybay po ni Dagay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naandito po kami sa Villa Aurora at meron pong nag-sponsor at nagpapabigay po ng tulong sa mag-anak po ni Ate Maricel para po sa pang-tuition ni Saira. Kaya ayan po at andito na po ako sa Villa Aurora para ipabot po ang tulong na ito. Ayan guys, dumaan po pala ang piyesta dito at naglakad-lagad po muna kami kasi inabot na rin po kami ng tanghali dito mula Kapalonga at dumaan po kami dito sa pamangkin ni Nanay at kami po ay pinamerienda kaya naglalakad po ako at malapit naman na po dito ang bahay ni Ate Maricel. Kaya lakarin ko na lang po muna at habang inaantay po ako ng asawa ko dun sa pamangkin po ni Nanay. Kasi puyat po yung asawa ko ay pinakisuyuan ko po na ipag-drive muna po ako para maihatid po yung tulong para kala Ate Maricel at para may pang-tuition po si Saira. Ayan, andito na po tayo. Tao po! Magandang tanghali po! Tamang-tama, tanghalian. Upo dyan, upo, dali! Kumusta po, ate? Ito man po, nananghalian pa lang. Ay. Sige lang po, kain lang po kayo. At ako ay medyo magpapahinga muna. Pumasok po si Saira. Na ito pa po. Ah, na ito. Nagre-review. Hindi nga mautusan at tok na naman sa pagre-review. Ah, nagre-review siya? Opo, mag-i-exam ay. Sipag talaga ni Saira. Kahit anong utos po dyan, di ako niya maiintindihin. Basta nag-aaral lang po siya. Ano po? Talagang nakapokus siya sa ano, pag-aaral. Wala lang yan. Kahit utosan ko yan, basta siya ay nagre-review. Wala yung pakialam. Ang liit naman po ng electric pan nyo. Wala po. Hindi na talaga ating matingala. May ina yan, ganyan. Kain ka na, baby. Ang cute sa manong bata. Ang sabi si baby, o parang hindi nakita ko na. Ate, kaya po ako napasadya dito kasi may blessing po na dumating para sa inyo. Kasi may mabait po na sponsor na may nagbigay po para sa tuition ni Saira. Kaya ako po ay siya pong iaabot ko po sa inyo ngayon. Kailangan nandito rin. At nabanggit nga po doon sa ngayong Lunes po ang bayaran niya sa tuition. Kaya salamat nga po at mayroong nag-sponsor para sa inyo na tuition ng bata. Kaya na
Ate, ito na po yung pinabibigay po ng mabait na sponsor. Galing ibang bansa po yan. At ayan po, ano pong masasabi nyo po ate at may pambayad sa tuition na po kayo para sa anak nyo? Salamat po sa nag-sponsor po na tumulong. Ayan na naman ako. Okay lang po yun ate. Natumulong po sa anak ko. Talaga po, ikaw po talaga po kami sa pambayad sa tuition niyo po na... Maraming maraming kong salamat at makakabayad na po siya sa mga bayaran po niya sa school. So, bilangin niyo po ate. Ayan. At may pambayad na po siya sa tuition niya. Kaya laking salamat po sa ano, nag-sponsor talaga. Talagang napakabait po na nagbigay po sa inyo. Sayra, may nagbigay sa iyo na pang tuition mo. Anong masasabi mo sa kanya na sa napakabait na sponsor? Ano po, thank you po kasi dahil po sa kanya ma-fulfill ko na po yung tuition ko ngayong sem. Tsaka panibagong ano naman po kami, simula. Panibagong simula naman po kami next year. Next year. Para sa ano po, sa pag-aaral po. Kasya na ba yan yung, magka na ba yung babayaran sana ngayon? Ano po, ang pinakang, hello! Ano po namin ngayong second sem ay 13K, pero nakapag-ano na po ako. Nakapag-dugay naman na po ako doon. Nakapag-doon ako ng mahigit po ano yung nakaraan. Ang mahal po lang. 5K po. Kaya po, ang natitira na lang po ay nasa 6,000 or 7K po. Ganun. Sakto kasi, lang pala yan. Kaya po, sobrang thankful. Thankful ko po kasi mababayaran ko na rin po. Parang hindi na po sila mamamang problema sa isipin. Oh, para po sa pag-assist po ng tuition. Thank you po. 100,000 din naman ang kinakamutin. Kayo po ang kapatid na kapanganayan po ni Ate Maricel. Ano pong pangalan nyo? Marilyn. Marilyn Reyes, si Seta. Ilang taon na po kayo? At? Ano na, 53 na. 53. Ganyan din yung problema ng anak ko. Halos sa ngayon din ay ano, talagang wala pa rin akong inaasahan na pambayad. Dahil hindi pa naman halos kami pinapadala ng anak ko. Puro ano, pag-aaral po ang problema? Ano po? Talagang financial? Alam din niya, napamangkin ko na yan. Kahit si kuya niya ang hiyo, ganyan din yung problema. Hindi sila maka-exam na kahit wala man lang magka-exam, di pong ma-down. Hindi talaga bawal yun doon. Private pa gayon. Kaya sa kahirapan nga namin, kahit 500, pinipilit na namin sila pumasok at sila naman yung may kagustuhan, ay halos sabi namin, huwag na kayong pumasok kaya. Total, anuan, may mga ano naman na kayo, may mga alam na ay hindi talaga po kaya. Nadabog at nadabog sila. Papasok at papasok kahit anong kahirapan ng magulang. Mga masisipag na. Kahit na yung bunso ko, ganun din. Yung nasa high school ko ngayon sa Bulala. At talagang iiyakan ka nun. Pag hindi mo siya bigyan ng baon. Ganyan ang may nakapagsabi nga sa akin, ang mahal daw nung pinapasukan mo, ang tao? Ang dun sa anak ko, ang bayad anong... Wala naman pong ibang ano, kasi kung magka-college ka nga po, dito ka na lang po sa Malaki. Kasi kung na-transfer ka pa po ng ibang ano, ibang school, sa Dait po, eh gano'n rin po yung gastos. Parang mas madodoble pa po kung mag-boarding house ka, yung financial needs mo po sa... Saan ka napasok sa Bulala? Dito po sa Santa Elena. Sa... Ibig sabihin na uwi ka pa ng tanghali dito? Ano po, depende po sa schedule. Kasi ang schedule naman po namin ay 3 hours lang kada subject. So may schedule lang po na kung anong oras lang po kami dito. Kung pwede pong 5 PM hanggang alas 8 PM lang pa dito. Yung pinakang ano po namin, pinakang pasok po namin ang umaga is 7 AM to 4 PM po. Ang tatlong subject na po. Tuwing ano po yun po. May gabi din pala kayong uwi. Yun po yung kadalasan namin na pasok ng mula ano, mula Lunes hanggang Friday po. 5 p.m. to 8 p.m. po. Pero isang subject lang po yun. Isang subject lang po yung tinitake namin ang kada isang araw. Kaya, kaya naman po.
Alam pa, salamat ko at may dumating pong biyayang ganyan. Para pong nahugot-hugotan yung tinik sa dibdib ko. Ate, tutuloy na rin ako ha. Total na, iabot ko na yung pinaabot ng mabait na sponsor. Magsikap na lang mag-aral sa Ira. Ano ate? Hindi naman po talaga natin pilihan. Talaga gusto talaga yung mga tapos. Sabi ko nga po mag-iabot ng trabaho na ayaw ko pa nga mag-trabaho. Gusto ko pa ang hirap ng mabagang sirain mo yung nakapokus siya doon tapos bigla mo siyang ibabardahan. Parang nawawala na po yung hiling ng bata. Oo. Oh, oh. Siya itatawin mo talaga sa ganyan. Yun din po yung naiisip ko, pero sabi na namin mag-asawa, sige, sabi namin, kung hanggang saan tayo makarating, yung oh, kung ano na yun, kung kakayanan natin, kakayahin. Kung hindi, tawa natin kung ano nang gagawin. May awan Diyos, ano? Sabi po nung ama, ang trabaho ko ay niya, ganito lang, kapagpapadilat ako dito sa kalsada. Ang suldo ko niya, kinsinas katapusan. Magkano naman niya ati? Halimbawa, kinsinas. Kinsinas. Kinsinas po. Mm-hmm. Nakakabali-bali lang po yun. Nakakabali lang. 4,000. Ah, bali-bali lang. Oo, bali-bali. Hindi na nga po niya makuha yung ATM niya dun sa opisina. Puro na lang po ganyan. Bali-bali. Kaya, bago man lang po yung mga ating, talaga po tang-utang na po kami. Kulang pa. Kulang pang pambayad. Buti po may trabaho ako eh. Dito lang ako nakatawag ng mga anak ko na bantay. Katulad nito oh. Itong makulit na ito oh. Yung phone. Yung cellphone. Ay, cellphone. Bigay mo na nga ng paro kayo. Naka-unlock anak ko. Basag na yung cellphone mo. Basag na naman. Basag na. Yan yung ginagamit ni Syra? Opo. Siya po yan. Dating na natin. Basag na siya. May basag na. Ginagamit ng aking eskwelang magka-college. Ano nga? Crack na. Crack na din. Pinagtatsagaan na lang ano? Oo. Ito nga po ay, ito nga pong cellphone na ito ay nakuha lang ito ng asawa ko sa pag ano-ano po ng motor. Paayusin po niya. Tapos palit ganito. Meron po ng pag-swap. Ay, ganito. Cellphone. Ah, sige ate ha, alis na rin po ako at maraming salamat ate at muli po akong napapunta ulit dito. Sige po ate. Ayan guys, naiabot ko na po ang pang tuition ni Syra at pinaabot po na mabait na sponsor. Maraming salamat po sa inyong lahat at hanggang dito na lang po muna ang aming video. Maraming salamat po sa lahat ng manonood. At syempre, sa buong team Kalinga, maraming salamat po kay Kalinga Proud, kay Bal Santos Matubang at Eda Vlogs. At sa lahat ng sumusuporta po sa amin. At sa team po, os din po, kay Sir RP Max Vlogs, kay July Paunil. Maraming salamat po sa inyong lahat. And guys, pauwi na po kami. At uwi na po ng Kapalongga. Inabot na nga po kami ng ulan. Dinala lang po namin yung natip po namin tulong para po dun sa tuition ng bata. Kaya yun, inabot naman po kami ng ulan. At dito po sa probinsya, hindi na po kailangan yung helmet kasi tiglit po itong daan na ito. Kaya hindi na po kami nagdadala ng helmet. Bukod po dun, wala naman po kami helmet. Kasi yung motor naman po namin ay nabili lang po namin yan sa tao lang po. Perang po yun ay yung kung mag-ibon natin po sa aming bahay. Kaya ngayon, napapakinabangan po yung motor na binili ko po nung binigay po ni Kalinga Prab nung mag-ibon natin po ng bahay namin. Kaya thank you po sa inyong lahat. Dahil ngayon po ay napapakinabangan po namin ng aming motor. Ito po ay Barangay San Antonio. Yan, shout out po sa mga taga Barangay San Antonio.